Hi guys! Welcome back to our channel. Ngayong araw na to, itutulungan ako ni Sheena ni unbox itong items na binili ko. And later on, ipapakita ko sa inyo yung laman nito at yung bawat module sa component ng aking binili. By the way, we would like to congratulate Kuya Raymond Delute for passing the licensure examination for teacher. Isa ka lang ganap na guro. At gayon din, binabati namin ang aming pamangkin na si Ronaldine Masumbol sa pagpasa din ng licensure examination for teacher. Congratulations sa inyong dalawa. At nagagala kami at proud kami sa inyo. Pagbutihan niyo mabuti para sa ating kabataan sa kanilang pag-aaral. Alright, now we will proceed to unboxing. Okay, Sheena, I'm gonna give you the scissor to unbox this item. Here's the scissor and... Wow, this is so... Come here, take us, the other side. So careful, it's so heavy. I don't know what's in here. Workstation, CPU, right. It's a bit cool case, recommended by my friend. I'm going to shout out to him. Right. Ito siya. Actually guys, pumili ako ng CPU dahil nagkaroon ng changes sa work namin. Pumili ako ng medyo mas mataas yung specification. Kasi nga yung work ko ay nagkaroon ng changes. At kailangan namin mag-invest. Dahil gusto kong bumili ito dahil kailangan sa trabaho. Kaya, kailangan mag-upgrade at bumili. Okay guys, later, I'll see you again. Explain ko at papakita ko sa inyo yung specification nito. Siya nga pala guys, bago ako bumili ng PC, bago ako mag-final ng decision, marami din akong pinuntahan ng mga stores at nagpa-quote din ako sa kanila para ma-compare yung mga prices. Pero upon recommendation ng aking kaibigan na CEO, inirecommend niya yung ECPC. Located siya doon sa may Binya Residence. Makikita siya malapit sa MRT sa tapat ng Trinoma. So, pinuntahan ko yung ECPC. Narito yung video ng pagpunta ko sa ECPC. Nagpa-quote ako sa kanila. Punta ako sa ECPC. Titingin ako ng computer. Shoutout nga pala to Yo Toledo, siya nag-recommend ito. Tingnan ko meron silang mga stocks na kailangan. Tapos na ako magpakot, babalik muna ako sa mall. Guys, hindi ko na naipakita yung pagpapakote ko sa loob at kasi medyo busy sa sales na maraming kausap. So, ayun, binigyan nila ako ng quotation, AMD Ryzen 7 508X at yung kanyang cases deep cool. Ipa-plus ko dito sa may screen para makita niyo yung specification. So, yung total quotation ay 51,508. Wala pa dito yung GPU. Ang GPU kasi ay napakamahal. Upon recommendation din ang kaibigan na siyo na kumuha ako ng mga second hand na GPU. So, inirecommend niya yung PL Core. Kaya tinawagan ko rin yung PL Core. At nag-inquire ako about GPU. At yung napili ko yung SOTAC 3060 Ti.
Yun din yung recommendation niyo at nirecommend din niya yung 3070 pero medyo hindi naswak sa aking budget. Presyo niya ay 16,500, meron siyang charge na delivery na 675. So yung total is 17,175 yung GPU lang. Use siya pero pagka brand new siya maabot siya ng mga 25,000 pataas depende sa kanyang model. Actually, yung gusto ko talagang GPU, yung NVIDIA Quadro, pero nung tinignan ko yung presyo niya sa internet, ay medyo sumakit yung ulo ko. Kasi maabot siya ng about $4,000 to $5,000. So, siguro yung mga presyo niya nasa 200,000 plus pesos. Sobrang mahal para ka nang bumili ng second hand na kotse o pwede ka na magpagawa ng maliit na bahay. Kaya yun, nag-decide na ako na bilhin yung GPU. So, at same day yung delivery niya. Kaya natanggap ko rin siya nung hapon. Ayun, nag-decide din ako nagpa-recode doon sa PC Bulacan dito sa Malolos, located sa May Cabanas. So, yung kanyang kinote sa akin ay yung Ryzen 9 5900X. So, yun din upon guidance ni Yo, yung aking kaibigan. Yung mga specification na tinulungan niya ako paano mamili. Kaya ito ipa-plus ko sa screen yung specification pati yung total na quotation na kanilang binigay sa akin. Ngayon, punta naman tayo dito sa specification ng aking unit. Ang kanyang processor ay AMD Ryzen 9 5900X. Alam naman natin na ito yung latest na processor ng AMD, Ryzen 9. And then yung aking motherboard ay MSI Mag B5550 Tomahawk. Yung kanyang RAM ay 32GB GeForce Delta. So, dalawang 2 16GB. Yung kanyang GPU ay, ito nga, used lang yung pinili ko sa Pilcore. Yung SOTAC RTX 3060 Ti 8GB dual. Yung kanyang SSD storage, meron siyang dalawa, isang 1TB saka isang 500 na gigabyte na SSD. Yung casing niya is deep cool. Ito siya. At yung kanyang meron siyang tatlong fan na deep cool FC120. At itong cooling niya, recommendation din to ni lahat nung specification na to ay kinonsulta ko kayo. Ito rin yung cooling Be Quiet Dark Rock Pro. Maganda daw to para dito sa Ryzen 9 para hindi mag-init. So, ayun, kaya nga maraming salamat sa aking kaibigan na CEO sa kanyang tulong. Yun nga pala, humingi din ako ng tulong dun sa group sa AMD community. Kaya kung gusto nyo rin makakuha ng mga information regarding the AMD or Ryzen o assembly ng unit using the AMD products, pag-join kayo dito sa AMD Community Philippines. Hey guys, tara, panoorin natin yung pag-pick up ko ng unit sa May PC Bulacan sa dito sa Malolos sa May Cabanas. Yung budget ko dito is very tight. Binayaran ko siya ng cash pero nahiram ako ng pandagdag sa isang kaibigan. Kaya kung may cash kayo, mas makumura kayo sa unit. Isip ko lang ng GPU, yung GeForce RTX 3060 Ti. Dadalhin ko na ito dun sa pag-assemble ng PC ko. Okay guys, nag-message sa akin yung PC Bulacan, Malolos. Pwede na daw pick upin yung akin desktop. So, pupunta ko ngayon dito sa May Cabanas para pick upin yung aking assembled na desktop. Okay, see you there. Dito na ako sa Cabanas ngayon, kadarating ko lang. Mag-withdraw muna ako bago ko tumuloy dun sa PC Bulacan. Tapos na ako mag-withdraw, on the way na sa PC Bulacan. Yan ba yun, sir?
Yan yung sa akin, ano? Bagong gawa lang. Oops, ito yung cooler niya. Ang laki. Tinetest na yun. Nakasakay na siya dito sa may likod ng kotse. Wait ko na siya. Okay. See you again later. Hope you enjoyed this video.